Nasa Pilipinas ang isa sa mga barkong pandigma ng Canada para sa isang goodwill visit. Kasabay niyan, pinalaga ng Canada ang pag-alma ng China sa pagdaan ng naturang warship sa Taiwan Strait. Nasa frontline ang balita niyan si Camille Samonte. Mula Atlantic Ocean, tumulak ang Canadian warship na HMCS Montreal patungo sa Pilipinas. Bago dumaong sa Manila Port, binaybay nito ang Taiwan Strait para magsagawa ng route and transit. Bagay na ikinainis ng China. Binabantayan kasi nila ang Taiwan Strait kung saan matindi ang tensyon. Giit naman ng Canadian warship commander, wala silang illegal na ginawa sa pagdaan sa Taiwan Strait. We are committed to a free and open Indo-Pacific. We transited lawfully through international waters, and in doing so, we followed all the rules and regulations as we did so. Para kay Canadian Ambassador to the Philippines, David Hartman, simbolo ang goodwill visit na ito sa pagbibigay ng Canada ng importansya sa nangyayari sa rehiyon. The best way to do that, frankly, is to utilize, you know, the sea lanes, right? To utilize that you know, territory to be able to exercise all of those rights that we have all subscribed to. Isa ang Montreal warship sa tatlong barko ng Canada na nagpunta sa Pilipinas. Sakay nito ang 250 Navy personnel, apat sa kanila Filipino-Canadian. Lulan din ng barko ang Cyclone Maritime Helicopter na pwedeng gamitin sa pagsasagawa ng anti-submarine warfare, surveillance, search and rescue missions. Meron ding itong extensive anti-submarine at anti-surface warfare weapons. Gumagamit din ito ng sensor para sa anti-air warfare defense. 5 araw na kadaong ang Royal Canadian Ship dito sa Manila Port magsasagawa ng maritime exercises ang Canadian Navy kasama ng ating Philippine Navy. Magandang pagkakataon daw ito para mapabuti ang interoperability ng dalawang bansa habang nagbabantay sa Indo-Pacific. Sa ngayon, pinag-uusapan na ng Pilipinas at Canada ang posibilidad ng pagbuo ng Visiting Forces Agreement. Magbibigay daan daw ito para sa military activities at posibilidad ng joint patrols. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, me and Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.